Good morning! So, eto, epic ride na naman tayo ngayon. Last month, akala ko yun na yung pinakamahabang biyahe ko. Yung Manila to Tugutpod. Ang biyahe natin ngayon ay North Luzon Loop! Yeah! Alright! Tara, samahan niyo ako. Ah, naahon din. Thank you, Lord! Yung grupong sasamahan natin ngayon ay first time kong makakasama sa long ride. Si Mario yung nag-invite sa akin. Nakasama ko na siyang pumadyak, pero short ride lang. So first time ko silang makakasama, tapos North Luzon Loop agad. Yeah! Alright! Kaman! Sir! Denon! Si Ryan! Lord. Balinsuela. Dito kami sa Punilan, Bulacan. Bali, ang way namin ay sa Nueva Ecija. Dito sa Japan, matatagpuan yung Little Vegan. Yung lugar talagang kapares na kapares ng heritage site sa Vegan City, sa Ilocos Sur. Yun, buti kumulimlim na. Sobrang init kanina. Lahat kami, tumambay kami sa loob ng 7-11 kasi talagang tirik yung araw. So nandito kami sa San Leonardo, Nueva Ecija. Papadyak pa kami ng mga kulang-kulang 60 kilometers. Ang target na stopover namin for today is sa San Jose. Papadyak pa kami ng mga almost 60 kilometers. Ako yan, uminit na naman, nabate. Day 1 pa lang kami itong North Luzon Loop. 1 week or more, nakamodan pa bago matapos. Yon, unang aberya sa akin. Butay, isa lang yung butas, mukhang naipit. Ang bigat kasi ng bagay ko eh. Yon, nakapag-vulcanize na. Buti may malapit na vulcanizing shop doon. So harap na lang kami na makakainag. Harap na! Yes! 1 hour later. Yun, nakapag-recharge na kami. Nakatapos lang namin mag-lunch. Nakapagpahinga na rin kami doon. So, pag-jack na ulit kami. Yun, papasok na kami ng Cabanatuan City. First time kong dumaan dito sa area na to. Kasi kapag umapadya kami ng Nueva Ecija, ang target place namin is Sagapan, yung Lumanggapan lang. Tapos, uwi na rin. So, first time ko talagang madaanan to. Eh, sa wakas, makakaramdam na kami ng malamig-lamig na hangin. Eh, medyo makalimlim, no? Actually, parang uulan nga kasi ang itim ng ulam. Eh, no? Ibang magtrangko to si Mario. First time ko itong makasama sa long ride. Grabe yung magtrangko. 30, maintain. Eh, no? So, pangiti. Pangiti-ngiti pa yan. Malapit nang matapos yung pajak namin for day 1. So,
yung transient house ay nasa 25 kilometers na lang. Yun, inabot pa ng ulan. Ayan o, lakas. Si Mario at si Dela nauna na. Tapos, sa likod sila John at Brian. So, papatilan lang tayo ng ulan. Lakas o. Grabe, lakas ng ulan kanina talaga. May mga part pa na kalsada na binaha. Ayun, nakatinilas na lang ako. A few moments later. Yun, dito na kami sa Kalapaw Hotel sa San Jose City, Nueva Ecija. Ano, umuulan pa rin. Pero mahina na lang. Maganda rito, may pwesto yung mga bike. So, okay naman yung kwarto. Good morning. Nakaalis na kami ng hotel. So, magkakape lang kami rito sa 7-Eleven. Tapos, mamaya, aahon kami ng Dalton Pass. Then after nun, magbe-breakfast na kami. So, time check. 5 o'clock. Actually, na-delay pa kasi yung gulong ko, sumingaw na naman. Nakadalawang palit ako ng inner tube. So, nagkape lang kami dun sa 7-Eleven. Pagjack na kami papunta ng Isabela. So, aahunin namin yung Dalton Pass. Let's go! Nasa gilid na tayo ng bundok. Paahon na ng konti yung kalsada. Ito yung bundok. Ganda! Ang kunat ng padya ko kasi malambot lang yung gulong. Hindi ko tinodo yung hangin kasi parang sumisingaw lalo. Tsaga-tsaga lang. Let's go. Woo! Puro ganyan na truck ang kasabay mo rito. Ito na sila. Breakfast time. Ito na. Medyo kumukunat na yung daan. Buti mapuno rito. Ayan. Kahit pa paano may dilim. Yan, simula na ng makukunat na ahon kapunta ng Dalton Pass. Sana umabot yung gulong ko. Merong singaw eh. Let's go. Ang ganda oh. Yung ahon pa Dalton Pass, mahabang 4% lang pero may mga lusong din. Ang buti may nagdaanan tayong hardware. Nakabili tayo ng electric tools. Lalo ko sa rin mamaya pag nagpalit ako ng inner tube. Piling ko tumutusok din sa ayos eh. Kaya pala akong lumalambot. Laspag sa init. Banayad lang naman siya na mahaba. Siguro nasa 4 to 5% gradient lang. Kaso yun nga mahaba. Tsaka pag natapat sa init, yun nga nakakalaspag din. Yung gulong ko, dapang-dapa na. Biker dude, first time kong dumaan dito sa teritory mo. Grabe, ang lakas ng sumpa. Nadali ako ng sumpa, grabe. Nakailang flat na ako. Yung ganda oh.
Mapuno na. Laspag. Nasa taas na tayo. Papasok na tayo ng Nueva Vizcaya. Yes! Ah, ito na rin pala yung arko. Salamat te. Oh, palusong na ako. Salamat. Andito kami sa Valente Pass Grill and Restaurant. Muntik na ako dumiretso nang lusong. Buti tinawag ako ni Ate. Ayun yung mga bike nila. So hintayin lang namin si Ryan. Yun, na-survive natin ang Dalton Pass kahit napakalambot ng gulong. Grabe. Yeah! Para ako nag-interval kanina sa mga ahon. Ayan o. Sige lang, hintayin ko na sila. Rator na mo. Ganda rito o. Ayan o. Dito na kami sa tuktok ng bundok. Natapos din yung ahon. So puro lusong na to. Time check, 11:56. Dito yung time sticker. Kaya maganda. Dito. Ito, bike ni Delo. Bike ni John. Ito, Surly kay Mario. Ito kay Ryan. And ito naman yung sakin. Yes. Wow, dami sampay o. Yun, lusong na kami. Mahaba-habang lusong daw to, sabi nila Mario. Woo, sarap pag lusong. Ito ang premyo ng mga siklista na mahilig ilahod. Yung mahabang lusong. Dito na tayo sa bayan ng Santa Fe. Mga 10 kilometers na lang, nasa hotel na kami. Yan, day 3 na kami ng aming North Luzon Loop. So dito kami nag-check-in kagabi sa AMPM Annex. Hindi na ako nakapag-video kasi sobrang pagod tsaka daming aayusin sa bike. So ngayon ang target namin is pa Isabela na. Okay, let's go. Dito na kami sa Diadi, Nueva Vizcaya. So sabi nila puro ahon na rin daw dito.
Actually kanina nag-start na yung ahon. Parang mabitak din siya, mahaba. Makunat din yung ahon ng diadi. Ito oh. Tapos ang haba. Ayun, ang haba pa oh. Oh shit! Oh shit! Morning! Yun oh. Yan, dito na kami sa Jadi, Isabela. Grabe, marami rin ahon doon sa may Jadi. Tsaka bago dumating sa boundary ng Jadi, mahaba-haba yung ahon. Ito matindi. Tinayuan lang ni John yung ahon. Basic na basic. Masahin niya, sinawala ko. Tama, kaya nag-break away na naman. Ah, wait lang namin sila. Papasok na kami ng cordon, Isabela. Yun o. Oh. Ay, meron doon marker oh, nasa bundok. Isabela, thy will be done. Yun, si Idol. Nagarito lang din sa Isabela. Pangalan mo, Idol? Ha? Ay. Ah, nag-iinsayo. Mukhang may sasaliang karere. Madalas ba karere dito? Kasi ganda ng kalsada, tsaka puro ahon eh. Yeah, try safe. Tara, sabay ka. Yan, dito na kami sa Cagayan City. Picture. So dadaan kami mamaya sa pinsan ni Delo dito rin sa may Cagayan City. Time check 11:22. Shout out sa mga tattoo artist. Tattoo artist yan. Pajak-pajak din sa may tayo. Big boy, Ligarte. Minsan pasyal tayo dito sa Cagayan. Home court ni Delo. Ay. Guys, may tip lang ako. Ito, tatandaan nyo to si Mario. Pag niyaya kayo ng ride niyan, boodle yan. Yan, dito kami sa pansitan sa Manukan. Yan, kitang-kita. 100 lang yan. Ay, pansit ano? Hotel Patong. Yan, kay sir. Tinan mo lang, isang serving lang yan, 100. Panalong-panalo. Yeah! Yun, padyak na ulit kami. Papunta ng Cagayan, pa-up to Tugigaraw. Hindi namin alam kung haabot kami ng Tugigaraw ngayong araw kasi alas dos na. Tsaka sobrang init. Ayan o. So, tingnan na lang namin kung saan kami haabutin. Mamayang hapon o bago magdilim. Wala, hindi mainit. Hindi mainit, tinan mo sila. Sige na, mainit ba? Di ba hindi naman? Hindi naman. Hindi pawis ha? Oo, wala. Eh no, may baldi lang. Pawis yan. Sinipon nila, tapos ay nila. Grabe, tarik yung araw. Yan, dito na kami sa Ilagan. Si Master, relax na relax pa rin. Always I wanna be with you and make believe with you and live in. Iyan yun eh. Papunta na kami sa hotel dito sa Ilagan, Isabela. Mag-overnight na rin kami rito. Nagahan na lang namin yung padyak kinabukasan. Kapulay din ang sea oil eh. Meron na yan. Yun, early dinner kami ngayon.
Time check. 6:16. Good morning. So day 4 na kami ng aming North Luzon Loop ride. Time check is 4:30. Ahon musal. God bless and stay safe. Dito na kami sa San Pablo, Isabela. Mga 25 kilometers na lang, nasa Tugigaraw na kami. 1 minute 37 seconds later. Pakwan break na mga, pakwan break. Teams na. Ayan, solid ang tamis. Yes. Master. Sarap. Manamis na miss. Cagayan Province! Yun o. Nandito na po kami sa Cagayan Province. Wow. Time check 8:57. A few moments later. Yan, pabipi muna kami para sigurado. Safety first. Yan, sa master. Lalo na sa inyo na may high blood. Iwasan na. Normal? Medyo mataas po. Ah, medyo mataas yun? Kasi katatapos yung ako yung bike. Ah, ganyan. Sarap pag-bike! Yeah, boy! Paro-paro siya! Yun, lunchtime na kami. So, dito kami sa Potpots Food Hub. Ah, nakapag-lunch na kami. So, pajak na ulit. Hindi na muna kami sasagad ng apari kasi medyo nalaspag sa init. Time check, 1 o'clock p.m. Syawarat, syawarat. So dito kami mag-overnight stay. So dito namin tatapusin yung day 4 ride namin ng North Luzon Loop. Time check is 3:16. So breakfast muna kami rito. Time check. 2:58. So nag-ride out kami kanina ng around 2 para makabawi kami ngayong araw. And according to Master Mario, meron pa kaming 50 kilometers or less than 50 bago dumating sa
Papari. Status ko. Geray. Hello. Mga 10 kilometers na lang nasa arko na kami ng Apari. Sa wakas, mararating na namin ang Apari gamit ang bisikleta. Yun, side trip kami rito sa napakagandang tanawin bago dumating ng arko ng Apari. Ito, sakto sa sunrise. Minimintay niya mga kamping, no? Ayun, ang ganda, oh. Meron lang maiksing ahon, pero sulit naman ang tanawin. Sunrise! Nag-record! Nakikita ko na ang arko ng Apari! Grabe! Akalain mo yun! Padyak from Marikina to Apari! Grabe! Marikina to Apari! Sa wakas, nagawa din namin. Pero ikot pa kami, syempre. North Luzon Duk to eh. So, congrats! Congrats, Ryan! Yun! Success! Success! Yun! Congrats! Apari, unlock! Hello! Hello! Congrats! Yon. Apari, congrats. Unlock! Congrats. Oh, congrats, Idol! Master, Mario! Salamat, salamat din sa invites! Yun, sa wakas! Apari, unlock! Mga pinagdaanan ng snack team! Panalo! Team snack! Woohoo! Apari! Ito, mula Marikina hanggang dito, ang na-cover na distance ay 598.5 kilometers. Wow! Ayos! Yan, pupunta kami sa pinakadulo ng Apari. Yes! Dulong-dulo. Kitang-kita, walang daya. Ah, mga idol ng Apari. Yun! Pa-shoutout ko yan, bagong beer! Nakap yung crush ko dyan, sa Tina. Shoutout din yung crush ko dyan, si Krisha. Shoutout, idol! Ikaw. Oh,
Sir, ano pong mga isla na uhuli dito? Iba-iba rin. Ano sila, sir, oh? Yung dagat po ba umaapaw din dito misan? Oh, umaapaw din pala rito. Kaya pala may mga buhangin dun sa dinanan natin. Ayan, doon. Lakas ang alam. Ayan si sir. Yan na. Yan, lalabas na kami ng Apari. Bali, ang target namin na destination for this day is Claveria. Ang distance ng Claveria mula rito sa Apari ay 130 kilometers. Time check is 9:30 a.m. Ah, grabe init dito. Bangkasa yung hangin. So, palabas na kami ng Arco. May nakasabay kaming taga-Apari. Wala, nilaspag kami. Ito, oh. Ayan, pangalan mo idol? Cyrus po. Cyrus Valora. Sabi, lakas. Kumakalera din sa Apari. Shout out sa... Ano ba yung may team ka ba? Ating. Shout out sa team Apari. Yan. Iyon, no? Oh. Home court niya. Home court, Apari. Grabe, lakas. Nabasa. 16 years old pa lang. Oo. Mama una. Mama, condition na condition, eh. Pinaglaruan kami. Kain muna kami rito sa Dalipapa ng Lade. 1 hour later. Dito na ako sa karaming nahan ng palayon. Pangalan mo, sir? Maanos. Manatid. Balisteros. Siklista rin, sir? Oo, oh, sir. Yun. PMPC. Zero Spikers Club. Shout out sa inyo. Sir, ingat. Ingat din. Yun. Okay. Yuhuu. Dito na tayo sa Abulog. So, pag-diretso pa rin tayo ng Claveria. Time check 4 p.m. Ayan, parang nasa gilid tayo ng ano, ng bundok. Tapos sa right side is seaside. And meron pa tayong almost 40 kilometers bago dumating dun sa Claveria. May makakasama tayong siklista dito sa Sanchez Mira. Pangalan mo, sir? Ryan. Kaya, sir? Jason. Rodil. Shout out, sir. Mindanao. Philippine Marines. Philippine Marines. Mga Marines pala sila. Kaya pala mga condition ng mga pangangato. Diyan sa baba. Pero yung bike dito raw sa gwardiya. Wala pa eh. Ano lang sila, kumain sila ng family dinner kasi nga Mother's Day. Pero sabi ko, balik din agad ako. Pahinga muna kayo. Dito na kami sa Sanchez Mira, magpapalipas ng gabi. Kasi pag didiretso pa daw kami ng Claveria, aabutin kami ng dilim sa kalsada. Sabi ng mga lokal, marami pang ahon papuntang Claveria. Good morning. So, day 6 na kami ng our North Luzon loop. So, check out na kami. Ito yung hotel namin.
Time check, 5:23. Okay, dami tayo mga siklista dito sa Sanchez Mira. Pangalan tayo doon? Adrian po. Adrian. Lawrence. Shout out. Ito na kami sa arko ng Claveria. Claveria. Ah, ang ganda ng tanawin dito sa paglagpas lang ng arko ng Claveria. Ayan o. Nako, ahon niya. Matindi. Kinito mo yan eh. Makunat din. Dito na tayo sa view deck ng Claveria. Tara, ahon tayo ng view deck. Mukhang maganda yung view. Let's see. Ay, may puno. Mapuno siya. Ayan o. Oh. Hindi masyado kita. Oh, ganda rito o. Oh. Mapuno. Ayan o. Oh. Kahit maaraw, makulimlim dito. Ganda pa ng kalsada. Oo. Okay lang umahon basta ganito, mapuno. Oh, luto na. Ay, kitang-kita na yung dagat. Nandun yung view deck kanina. Kaso, naharangan siya ng mga puno. Pero at least meron ditong space. Kitang-kita mo yung dagat. Ayan, oh. Woohoo, ang ganda. Kalmadong kalmado yung dagat. Wala pa masyadong alon. Tapos kami, doon pa kami pupunta. Doon, sa likod ng bundok na yan. Papuntang Patapat Bridge. Woo! Sarap! Welcome to my party. We're just getting started. A life is a dream or a nightmare scarring. Hand me a drink cause I think I'm going all in. Get me a shrink who can catch me when I'm falling. Cover up my scars, flip the handlebars. Crashing in my car, wake up in a bar. I'll be a superstar. Side trip kami rito sa may Claveria. Ang ganda rito. Ito. Woo! I love, oops, sorry. I love Claveria. Ayan, ang ganda oh. Seaside. Happy Fiesta! Morning! 1 minute 37 seconds later. Ito na yung way sa mga huling ahon papunta ng Patapat Bridge. Mahabang makunat. May mga recovery naman sa daan na to. Hindi siya straight na ahon. Tapos yung mga ahon nag-average ng 5 to 10%. Usually sa mga siko lang yung tulad nito, medyo patag na ulit. Ayan, paikot kami ng bundok eh. Going to Ilocos Norte eh. Si John, nag-breakaway na, hindi na matanaw eh. Sila Mario, Delo, at Ryan, nasa likod, nakasunod lang. Haba pa to. Let's go! Buti mapuno. Ayan o. Yun, may nakikita na akong arko. Ayan, arko. Malapit na tayo. Woo! Tingin ko lusong na hanggang Patapat Bridge. Let's go! Boundary no? District. Highway boundary. Ayun no, yun, lusong na. Ah,
on in my head like I've seen it a lot. Ang sarap ng luso. What I love till my heart stops beating. I'm feeding this demon. Got a taste, can't erase bitterness in my face. Work a job every day till your dreams. Akala ko yung dulo ng mahabang lusong ay patapat bridge na. So, meron pa palang ganito dire-diretso. Grabe init. Eh, nasa gilid na tayo. So sa likod meron maiksing ahon bago dumating dito sa may palusong going to Patapat Bridge. Itong sa right side, dagat na yan mismo yan, no? Kasi nasa gilid talaga tayo. Ayun, tanaw ko na yung Patapat Bridge dito. So after na itong lusong na to, rekta na sa Patapat Bridge. Ayun na, kitang-kita ko na yung Patapat Bridge. Konti na lang. Eto na kami sa Patapat Bridge. Asan si John? John! Ayun, Patapat Bridge. Touchdown for the second time around. Oh, sa wakas, dito na tayo sa Patapat Bridge. Ayun o. Last month lang, nandito tayo ngayon, dito ulit tayo. Pero this time, nanggaling tayo sa kabila, from Apari. So, time check is 10:35. Adon. Ay. Patapat Bridge. Tama, napunta na rin for the third time. Sa wakas. So, wait lang namin yung mga kasama namin. Tama-tama mag... Ano muna kami rito, relax. Ganda ng view eh, no? Yes! Ang total distance nga pala natin ay... 780 kilometers na tayo. Ayan, bigo pa yung sticker. Hindi tayo magbibigay. Yun. So ito yung kay John. Ito naman yung kay Lelo. Patapat Bridge, Anla. Congrats! Yun! Congrats, congrats, congrats! Peace bomb, peace bomb! Congrats! Yun! Thank you! Ayun! Yun. Patapat Bridge. Ah, papadyakin na namin itong kahabaan ng Patapat Bridge. Ayan, ito yung dagat, oh. Ang ganda. Tapos syempre, magpipicture din ulit kami dito banda sa may gitna. Ang ganda, Patapat Bridge! Ang ganda, Patapat Bridge! Solid ang Patapat Bridge for the second time around! Woohoohoo! Ayan o! Mag-iisa pala tayo dito! Nakamanual ka pa, no? Ay, isa yung marami sa doon. Oo, maganda rito. Not! Shout out sa mga Not troops dyan. Yun. Ayun, likod pa oh. Ayun, likod. Yeah. Shout out, JBL. Yun. Sir, JBL. Extend muna ako ha. Extend ako ng leave. JBL. Bisan lang to. Mindanao Avenue. JBL Bike Shop. Punta lang po kayo. Hanapin nyo ako. Lagi ako wala doon. Ayan o, dagat o. Bikers. Ayan si John. Ganda ng background o. Yan o. Patapat. Shout out po sa boss ko, JBL Bike Shop. Dahil ang budget, baka naman. Okay.
lunch break. Time check is 12:32. Siguro. Ako na kasi lang dumaan dito. Yan, tanaw na dito yung Bangi Windmills. Pero malayo pa yan. Mula rito, kailangan mo lumagpas sa Arko ng Pagudpod. Dito na kami sa Pagudpod Public Market. Ayan, oh. Ah, ganda, oh. Mapuno. Ang sarap. Hindi maingat. Hangin. Presko ng hangin. Ayun, dito na kami sa Arko ng Pagudpod. Ayan, time check 2:17. Dito tayo sa Pagudpod Ark. So, pagdiretso niyan, dadaanan natin yung Bangi. And papasyal din tayo sa Bangi Windmills. At papasyalan din natin yung lighthouse. Ah, papunta na kami sa Bangi Windmills. So, dun mismo sa seaside para kitang-kita namin yung windmill. Okay, ayan na si Mario. Walang sinusukuan. Ano yung remote? May umina eh. Pre, anong ginagawa mo? Nalagay ko sa number 3 ayaw eh. Ano ko ka? Saan yung electric fan mo? Saan ba? Ito. Ha? Wala natang ng battery ito. Yun, dito na kami sa Bangi Windmills. Yung unang punta ko sa Patapat Bridge, hindi kami nakadaan dito. Kasi nga, naka-road bike yung dalawa kong kasama. Pero ngayon, success! Yeah! Ayan, oh. Yan, check-in na kami dito sa Red Doors, Bangi area. Pero ang totoong pangalan niyan, o yung dating pangalan ng hotel na yan is LC Reyes. Ayan o. Yun, ride out na kami. Anong day na to? Day 7. Day 7. So, so nakaka 1 week na kami. 4:18. Time check 4:18. Galit so, na yung nanay ko. Dito kami nag-check-in sa NC Reyes. Red Doors. Limog ka na muwi ah. Ah, padyak na. Yun, may rainbow na. Ano? Ganda. Lakas kasi ng ulan kanina. Grabe. Basa ako sa ulan, biglang bumuhos yung ulan dito. Dito nga pala kami sa lighthouse. Lighthouse ng Burgos, Ilocos Norte. Akitin pala natin yan, no? Hagdan. De, akit na tayo manual. Ayun, yung lighthouse. So, para makapunta ron, kailangan mo umakit ng hagdan dito. Ayan. So yun yung lighthouse. So dito may view na rin naman dito. Ayan o. Tanaw mo na yung dagat. Ayan siya. Ayan. Lawak. Woo! Solid. Pakit tayo ngayon sa lighthouse. Tingnan natin yung taas. Ahon! Ahon! Buti tumila yung ulan. Grabe, ang daming hagdan. Papalapit na tayo sa lighthouse.
ang parola ng Cafe Buhidor. Sabi 1887. Ayan, 1887. May harang. So ito na mismo yung lighthouse kasi may nakaharang na tali. Silipin natin. Let's see. Baka pwedeng sumilip lang ng saglit. So yun siya yung lighthouse. Oh. So din yung mga view. Ganda yun, no? Gagat! Medyo moist lang yung lens ko kasi basa ng ulan. Yun siya, oh. Pag doon ka umaka sa taas, mas solid talaga yung view niyan. Kitang-kita mo 360. John! Shout out! Yun yung sinasabi ko. Ilalim nito yung may buta. Ay, hindi pala po kung paano yun. Kita yun doon sa may bago buwaba ng patapa. Laki ng butas. Kuweba talaga. Kuweba talaga. Pero tagusan. Kita mo yung dagat. Oh, punta natin. Wala na, layo ng daan. Ah, oh. Iba na yung daan yun. Hindi, lagpas na tayo. Ah, lagpas na tayo. Kung nag-MPR yan, ang ganda niya. Ang tagaan. Ano, kaso, ang hirap pila, ang hirap ng mga kaan yan. Eh. Ayun, no, white sand. No? Yun, nakababa na kami ng lighthouse. So, back to National Highway na kami. Ah, buti, umaraw na. Grabe, biglang buhos yung ulan kanina. Talaga nabasa ako. Yan, breakfast na kami rin sa Stella's Eatery. Yan, pinapatuyo ko yung sapatos. Yun, nakapag-breakfast na kami. Ang next stop namin ay sa Kawai Church. Time check is 8:20 and yung distance mula rito hanggang Pawai Church ay 50 kilometers. Yun, dito na tayo sa Lawag City, sa Lawag City Church Bell Tower. Ayun, no? Ah, ganda. Yan natin dito. Grabe, ang ganda niya, oh. So 1580s pa pala itong simbahan na to. Talagang classic na siya. Vintage kumbaga. Ayan o. 1580. So palabas na rin tayo ng Lawag. Ayun yung arko. Woohoo! Ganda. Ahon luso! Ayan yung Pawai Lake. Tapos yung Pawai Church, diretso pa doon, mga 5 kilometers mula rito. Let's go! Natatanaw ko na ang Pawai Church! Woo! Sa wakas! Napakaganda talaga ng lugar na to. Classic. Ito na ang Pawai Church. Yeah!
Yan, time check is 11:51. So, second time ko na rito sa Pawai Church. Yung una, yun nga, yung nag-Manila to Patapat Bridge kami. Yan, pick up tayo. So, may nakita tayo rito mga siklista. Yan, shout out sir. Name, pangalan mo sir? Jonathan. Ikaw sir? Leandre. Oh, shout out. Shout out sa nanay ko. Nagpaalam. Shout out Team Buko. Team Buko, yan. Malalakas yan, Team Buko. So, wait ko lang yung mga kasama ko kasi sakto lunchtime na rin para sabay-sabay na. Ang ganda rito. Tsaka marami namang kainan dito. Ayan, oh, mga kainan. So, ito mismo yung church. Ayan, ganda talaga rito. Ayan, oh. Yung una punta ko rito, parang dumating kami hapon na, mga around 4 p.m. Ang ganda. Sulit! Ayan! Solid! Mukhang iniwan mo na ang mga kasama mo. Ang X game! Nice, nice! Ayan, hindi ko pa napapasok tong church. Itong Pawai Church, yung unang punta namin, sarado na siya. So, try natin ngayon, makapasok. $15.93 yung sa lawag, ano, $15.80 yata yun. Ah, lawak niya. Ang ganda rito sa loob. Ayan o. Yung gilid pagkakang big beach Twin Tower. Ayan, nandito na yung mga kasama ko. Si Mario, si Delo, si Ryan at si John. So, tilakso lang konti. Yun, ride out na kami. Diretso na kami papunta ng Vigan. So, mula rito, ang distance papunta ng Vigan ay 65 kilometers. Time check nga pala natin is 3:35. Hey kid, don't ever let them get inside your head. They'll tell you what to do in life instead of everything you know that you can get. Don't let them guide your life towards regret. I'll fight for what I love with every breath. My past is filled with things I won't forget. I use them all to push me to my best.
Yan, dito na kami sa arko ng Ilocos Norte. Salamat sa hatak. Nako, siya ang mahatak, hindi ako. Palitan lang. Si Mario. Tayo at si Mario, tsaka yung iba namin kasama. So dito na kami magre-regroup. Tapos diretso na doon, Ilocos Sur, going to Vegan City. Anyway, time check, 4:40. Yun, padyap na kami. Papasok na kami ng Vegan City, pero bibili muna si Ryan ng bus ticket pa Manila. Dito na kami sa Partas bus station. So, i-invite ni Ryan. At ito yung biyaheng Pasay ko. Yan, dito na kami sa heritage site ng Vegan City, Ilocos Sur. At dito na kami sa Calyar Crisologo ng Vegan City. Ganda, grabe. Mas maganda rito sa gabi. Kasi nung unang punta ko dito, nung nag-Manila to Patapat kami, ano, madlang tanghali. Tsaka ang daming tao kasi nga, Holy Week. Kaya ngayon, weekday, Tuesday ngayon, kaya medyo maluwag ang Calle Crisologo. Ayun o, Kalesa. Classic. So, dito kami sa makita. Dito kami mag-dinner sa Six Bros. Yun, nakapag-dinner na kami at sumakay na rin si Ryan ng bus. At sawi tayo ngayong gabi sa Empanada, pero try pa rin natin bukas. So, papunta na rin kami sa Transient House. Carlington. Good morning! So, day 8 na kami ng aming North Luzon Loop. Yan, si Master, si John. Time check is 6:09. So, dito nga pala kami nag-stay sa Carlington. Okay siya, malaki yung room. Tapos may pwesto ang mga bike. So, padyak na kami. So, mag-alam muna kami na makakainom for breakfast. And itatry din namin yung vegan empanada. Tingnan nyo yung setup ng bike ko. Oh, may sampay sa harap. Nabasa kasi ng ulan yung sampay ko pag kaninang madaling araw. So, pag tumirik araw mamaya, sakto tayo yan. Yan, dito na kami ulit sa Calle Crisologo. Yan. Yan, oh. Yan, hanap kami ng makakainan for breakfast dito mismo sa Vegan City. Yan, sa wakas, masusubukan na natin ang vegan longganisa. Ayun yung panada nila, mamaya pa daw alas 8, so hindi na natin naabutin. So ito yung plaza ng vegan. Yan, may bell tower dun. Eh. Yan, marker ng vegan. Oh, palabas na kami ng Vegan City. Ito na yung arko. Yan o, oh, okay lang umahon pag ganyan ang view mo sa harap. Solid. Ganda. So pupunta namin yung Carino Bridge at yung lumang bridge ng Ilocos Sur. Ayun yung luma. Ito yung bago. Ayan o. So try namin makadaan dito. Tsaka ang ganda nung panahon ngayon. Ayan o. Bundok. Kitang kita. Ayan. Ganda. Oh,
rock and roll. Plus na pala ako mula nung umalis sa bahay. Ito. 1,008 kilometers. And still running. So, onting kembot na lang to. Makukompleto na natin ang North Luzon Loop. Dito na tayo sa Kandon, Ilocosur. So, nagkahiwa-hiwalay na kami. Si John, nag-breakaway mag-isa. Nauna na. Ako nandito sa likod niya. Tapos si Mario at si Delo nasa likod. Mukhang nagpahinga na rin siguro yun. Sobrang init talaga, grabe yan, no? Terik yung araw. Sakto, may halo-halo rito. Yan. Yon, sa wakas, nakalabas na kami ng Ilocosur. Approaching La Union area. NM Bridge.
nandito na kami sa La Union area. Time check is 3:18. So maya maya maghahanap na kami ng hotel or transient. La Union na kami. Onting kembot na lang. Palawan. Yan, dito na kami sa Baknotan, La Union. Good morning. So, day 9 na kami ng aming North Luzon loop. So, dito kami nagpalipas ng gabi sa Becky and Kids Transient House. Ito siya mismo. Ayan. Ayan. Ganda, malaking lugar. Tsaka buong bahay talaga. Ayan eh. Paikot. Pakita ko yung loob. So, ito may kitchen, kasing sala, restroom. Tapos may lutuan din dito. Ayan. Dito lang mga bike namin. Tapos ito yung naging room namin. Sakto good for 4. With aircon din. Sulit na. Ride out na kami. Ang target namin for this day is Paniki Tarlac. Mula rito nasa 120 to 130 yung distance niya. Sa side trip kami rito sa seaside ng La Union. Ang ganda oh. Morning view. Surfboard. And dito na kami sa seaside ng La Union. Ang ganda oh. Rock formation. Speaker kami rito. Ayan, si Master. Yun, good morning. Ayan, si Delo. Ayan, si Master. I love La Union. Ay na si Aguila. Ooh, Eagle of the North. Andito na kami sa Eagle of the North. Ayan o, sama ko si Master John. Guys. Yun. So, wait lang namin yung iba, si Mario at si Delo. Time check is 8:34. Ayan, laki yun. Grabe yung pagkakagawa nitong agila na to. Yeah. Sobrang detail ng mga, ano, mga pakpak. Yeah, tama, kitang-kita nyo naman pag napunta kayo rito. Ayan, no? Talagang pulido. The Fraternal Order of Eagles. Philippine Eagles. Napakalaki, higante. Totoo nga na may mulawin. Palabas na tayo ng Agoo. Dito na tayo sa Rosario, La Union. Grabe yung tirik ng araw. Ramdam na ramdam. Gusto mo yan eh. Malapit na tayo sa Arco ng Benguet. So, sasaglit lang tayo rito para magpa-picture. Ayan o. Oh, nice to be back sa Arco ng Benguet. Ayan o. Tara, ahon ng Baguio. Yun, lunch break na kami. Dito kami ngayon sa Rosario, La Union. Time check is 11:40. Oh, alam na, dahil tirik ang araw, it's time for Halo-halo, espesyal ni ate. Halo-halo, espesyal. Palabas na kami ng Pangasinan. Going to Tarlac area. Actually, mag-i-stay kami rito sa Tarlac overnight. Then bukas,
Diretso na sa Marikina. No, dito kami mag-stay overnight. Good morning. So, day 10 ng our North Luzon loop. So, diretso na kami ng Marikina. Time check is 4:16. Tapos area na tayo. Going to Bamban. After Bamban is Pampanga na. Ayos, lapit na rin. Kapalabas na tayo ng Tarlac. Nakikita ko na yung Bamban Bridge. Ayan o. Woo! Sa wakas. Natapos din ang napakahabang Tarlac. Bamban Bridge, iyan yung boundary ng Tarlac at Pampanga. Nandito na tayo sa Magalakat, Pampanga. Maghahanap muna ako dito na makakainan ko breakfast. Tsaka medyo pasikat na rin yung araw. Ayan o. Dito na tayo sa Severa. Fernando, Pampanga. Yun, dito na tayo sa San Fernando, Pampanga. So, dire-diretso lang ito hanggang umabot tayo ng Bulacan. Basta tayo ng Pampanga. Woo! Nakalabas na tayo ng Pampanga. So, approaching Bulacan na tayo. Alright. Bulacan na lubak. Dito na tayo sa Malolos, Bulacan. Robinson's Place, Malolos. So yung mga kasama ko, mukhang dadaan pa kina Batman ng Team Apple. Sabi ko ako, nadiretso na lang ako. Kasi meron pa akong kailangan tapusin sa bahay. Okay, let's go! So dito na tayo sa Valenzuela area. Oh, may nakasabay tayo dito sa Valenzuela. Sir, pangalan mo sir? Narito nga pa na, Andalay. Dato sa mga tropa ko na pista. Dato malakas yun, iniwanan na ako. Eto na! Monumento na tayo! Woo! Sa wakas! Ayan o! Monumento! Opya! Konting kembot na lang!
Back to Marikina na tayo. Dito na tayo sa circle. Ito, mahirap tumuloy dito pag hindi ka nakatsyempo. Daming sasakyan. So, going to East Avenue. So, diretso tayo ng Filcoa. Dadaan tayo sa Commonwealth. Going to Katipunan. Yan, dito na tayo sa Marikina. Time check 2:16. So, gusto ko lang ipasalamatan yung nag-invite sa akin. Yung una si Mario Dumalaon o Mario Tattoo Shop. Salamat sa pag-invita. Salamat kay John sa pag-crank sa biyahe. Salamat kay Ryan, naging kabady ko hanggang day 7. Kasi pagdating ng day 7 yata, I think day 7 or day 8. Tumakay na siya ng bus from Bigan going to Bubao kasi may pasok pa siya. At salamat din kay Delo kasi pinahiram niya ako ng pambomba niya nung day 2 dahil nga nagka-problema yung rim ko. Palagi ako napa-flat. So salamat sa lahat. Salamat sa inyo. Team Snap led by Mario Dumalaon. Salamat sa experience North Luzon Loop. Success! So dito ko natatapusin itong vlog. Hanggang sa susunod na long ride. Salamat!